Hello mga ka-reps! Alam niyo ba ang House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay nagkakaisa sa kanilang layuning siguraduhin na protektado at napapangalagaan ang pisikal, emosyonal at mental na kalusugan ng mga bata. Kaya naman, naipasa na ng House ay ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 10142 o ang Early Childhood Care and Development System Act. With 242 members voting in the affirmative, 0 in the negative, and 0 abstentions, House Bill No. 10142 is hereby approved on third and final reading. Pangunahing layunin ng panukalang ito na mapababang infant and child death rate sa pamamagitan ng isang komprehensibo at pangmatagalang sistema ng... Okay, magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Luzon. Magandang hapon, Visayas. Magandang hapon, Mindanao. Samahan niyo ako sa aking palatuntunan, Huli Ka ni Jojo Sibian. Dito lamang ho sa aking live streaming, Facebook Live at ganoon din sa aking programa sa radyo sa DWBL 1242. Yung araw po ng Sabado yan ha, live po tayo sa radyo. At live tayo ngayon sa ating Huli Ka News TV at ganoon din ho sa ating pong Huli Ka Radio Internet Broadcasting. Pasensya na po kahapon, wala po tayo dahil meron po tayong inaasikaso kahapon. Ano? Meron po tayong kamiting kahapon at kailangan po natin harapin. Ito nga ho, birthday ho ng inyong lingkod pero nandito tayo para ho magbigay ho ng ating serbisyo publiko. Nais lamang ho nating talakayin ito pong sino po ba itong si alias Michael Young. Kung saan ho, dikit na dikit ito ng dati ho nga Pangulo ho, ng bansa. Dati Pangulong Duterte, ho, maging ho sa iba't ibang investigasyon ho. Ho, naman din ito nung panahon ng naupo po ang dating Pangulong Duterte ng mayor ng Davao, dating mayor ng Davao, no, sa Malacanang, isa ho ito sa kanya mga unsol-sol. At naalala ho ninyo nung time ng pandemic COVID ho, ho talagang nandyan din ito ha. Involved din po ito sa isyo ng Parmali. Ngayon ho, lumalabas na naman po ang kanyang pangalan dito po sa House of Representatives, no, sa mga congressman na kung saan po ha, pinapangalanan ito ni Colonel Asierto. At yan po ang ating pong antawayanan dahil nga po sa tawag nito, iba ho talaga ang mga nangyayari noon. Sinasabi nga ho ni Congressman Acop po, dating pulis at ngayon po isang representative po sa Lone District o sa Antipolo City, no? Rizal, no? Na ang sabi ho niya, double barrel, oh, isa pong uplantukhang at yung pong high value target. Ha? At, nakapagtataka lamang ho dito dahil nga sabi nga ho dito, ha? Ito, batiin lamang ho natin, nailabas lamang ho natin ang ating mga viewers. Ho? Oh, marami na naman itong, sige po, ayan ho, mga bumabati sa akin, salamat ha. Louis Salinas, salamat, happy birthday daw, sabi niya. Salamat, Asirad. At ito po ha, ang ating hipag, happy birthday po Manoy, God bless po, ingat. Salamat po sa inyo. Okay, thank you. Yan po ang ating pong talakayin sa hapon na ito. Salamat po sa inyong pag-like, follow, and share, at lalo na po sa pag-share at subscribe po sa ating pong Facebook page, Huli Ka News TV. Sabi ni Otto ko, happy birthday Noy. Salamat ha, Juhan Sibial. Alam ko kasama niya ngayon yung kanyang best friend ho, ha. Magandang hapon po sa inyo, Otto. Mag-ingat po. Mag-ingat po kayo. O, marami kasi akong mga kamag-anak, kapatid o pamangkin ho. Ha, dyan po sa probinsya ng Cavite. Lalo na po sa pamilya ni aking hipag, Emily Awitan, ho. Ang aking pagbari dyan na nasa NBI pa rin ba, Emily? National Bureau of Investigation. Pati ho kaming nagpupuha, isa ho tayo sa mga, nung panahon, no, isa ho tayo sa mga naging tao rin po ng NBI. No, nung mga panahon yun, matagal na ho yun, ha? Wala na ho tayo. Yun pong ating pong isa sa mga tinatrabaho natin doon, yung regarding po sa illegal drugs. Wala pa po ang dating Pangulo Duterte ho. Talaga ho, madiin na po ang pagtatrabaho. Nagtatrabaho po talaga ng husto po, ha? Ang ating pong mga law enforcer o law enforcement po ng National Bureau of Investigation. Lalo na ho sa issue ng droga. Oh, diyan ho kami, talagang matindi ho ang bakbakan ho diyan ng panahon. Pag pinabi ho ninyong National Bureau of Investigation, kakaiba ho yan, ha. Magandang hapon po sa NBI at lalo na po sa bagong NBI director ho, si Attorney, ha. Asintado ito, ha.
Salamat po dating police, dati ding huwes at ngayon po isang director po ngayon ng NBI, ha. Salamat po, salamat sa inyong pagtutok, ha. Ha? Thank you, thank you. Ito bati lamang ho tayo, bati ho tayo, ha. Opo, pati po yung anak po niya na si Aljun, ha? Nandun na rin pala sa NBI, ha. Kasi nung panahon, no, marami rin yung lumalapit sa akin, ha, humingi ng tulong, no, lalo kapag may kapangalan ng sila, no, ini-endorse ko, ni-refer ko sa aking kumpare ko yan, ha, yung bayaho ng aking hipag, si Emily Awitan, ha. Nandun na rin po pala ang kanya pong anak, no, anak ni pare nga, ha. Thank you sa iyo, ha, ang ano nito, Albay, ha, apelido ho nito, Albay, ha. Oh, thank you, tama ba ko, Alday, Albay, ano? Salamat ng marami kasi nga nung panahon na pag ako'y pumasok ko riyan, alam mo naman gaano kahigpit po ang NBI, no? Siyempre, mga dati ko po mga bossing noon, no? Salamat po sa inyo, mga attorney ho yan. Ito, at ito, bati pa tayo ng ano, ha? Ito, ito si paring Vic Villunis, happy birthday pare, salamat paring Vic Villunis. Tapos no, pagkatapos ho ng aming pong maliit lamang ho na pag-uusap, no. May meeting ho ako nung kahapon, no. Ano lang kami, Zoom meeting lang kami. No, pagkatapos po may dumating akong bisita, no. Diretso na ho ang aking celebration ng aking birthday. Salamat po ng marami sa mga dumating. Thank you. Ito, i-shout out natin ito, yung ating pong ayan, Albay po. Tama, Albay. Oh. Matagal na kasi panahon talagang almost 15 years. Ha? Tama ba 15 years na ako kami tinagkita ho niyan? Ha? Ang aking kumpare ho na nasa NBI. Sabi ho dito ni Mark. Ayan o. Ito. Patiin natin to, ha. Mark Anthony Calvis Marilla kanina ho. Binati ako nito. Salamat, shoutout idol. Happy birthday sa iyo, idol. Salamat, Mark Anthony Calvis Marilla. Okay, ko tayo dito, sino po bang nakakilala ho? Sino bang nakakilala? Kay Michael alias Michael Young. Napakalakas ho dito sa dating Pangulo, lalo na ho kay Senador Bunggo. Dami ho pinakawalan ng mga kwento ho. Ni Colonel Asierto, yun nga ang sinasabi ko ho. Ginamit ho nila yung war on illegal drugs. Kasi nga tingnan ho ninyo. Sa Davao daw ho, hindi obra ang droga at nagpakawala din ng kwento o pahayag ito pong mayor ngayon, si Mayor Basti, Duterte, na palayasin dito, no, ang lahat ng mga involved sa droga. Pero ang tanong doon, no, nung pinakinggan ko at pinanood ko po yung investigasyon ho, oh, nung habang nagsasalita po si Colonel Asierto ho, may binanggit niya yung mga pangalan ho, halos mga Davao, mga Chinese ito, oh, mga Chinese, kaya isa ho sa pag-aralan ho natin, hindi ko naman sinasabi po yung mga Filipino-Chinese, marami tayong kaibigan. Salamat pala sa mga kaibigan kong Filipino-Chinese. Kanina binati ako ng founder ho, founder ng aming samahan, ha, si Anthony Chua, Filipino-Chinese ho yan, at isang kuyang, no, isang, hindi ko alam kung official ito ng grupo ho nila, ha. May grupo ho yan sila, yung Eagles ho, ha. Anyway, wala namang ano dun. Basta ang importante, salamat po sa mga kaibigan natin Filipino-Chinese. Si Henry, si, no, sa thank you so much, ipinospa ho niya sa kanyang wall, ha, na binati ho ang inyong lingkod. Salamat din po sa aking partner ho, ha, Patas Balita. Thank you so much, partner. Salamat ng marami sa inyo. Sa inyo po, suporta po. Talagang nandyan kayo. Hindi niyo ako pinabayaan. Ha. Thank you sa inyo. Thank you. Ha. Comment lamang ho para mabasa ko yung mga pangalan. Okay, nabura ho dito yung aking pong ano. Thank you sa mga nag-share po. Thank you. Okay, balikan lamang ho natin. Yan po, isa ho sa mainit hong tinatalakay ng Kongreso sa pangunguna ho ng chairman ng committee ho, si Ace Barberso. Ha? Yan po ang anak po ng dating senador at dating kongresista, dating pulis din ho, pulis ng Maynila, ha? Si Robert Barbers. Ha? Kaya ating pong pinapanood at ating pong ina-analisa yung po mga kwento. Kasi nung panahon ho ng Duterte administration, ang dami na hong sinasabi doon sa mga ilang witness ho, lalo na ho yung si Sargento Lascania, kung kilala ho ninyo, kung alala ho ninyo. Sana ho magsilutangan ito,
Dahil siyempre po, ng panahon ng Duterte administration, mahirap pong lumusot ang ilan pong mga testigo para ho patunayan nila na na may connection po itong mga ito o may meron pong kaalaman ang mga ito regarding po sa droga, no? O, tayo lamang, dinidiscuss lamang ho natin ito. Lalo na ho, pasintabi po sa mga maka-Duterte ho dyan, ha? Eh, magtataka sila, baka sabihin nila, eh, nung nakaraan, pinapapurihan mo yung mga Duterte, natural. O, pasalamatan natin ang Duterte. Dahil meron din silang nagawang mabuti. Pero pagdating ho dito sa mga ganitong sitwasyon, abay, hindi pwedeng palagpasin ko ito. O, kailangan ko ilabas ito. Dahil ito po isa sa aking mga natuklasan. Ang sabi ko nga, napakaganda po ng layunin ng advokasya ng dating Pangulo. Kaya lamang ang aking katanungan, kung sa Davao City nalinis niya, sinabi lang niya yon. Pero nung aking matuklasan itong mga isyong ganito, matagal ng panahon, na iyan po ang isa sa pinakamin po. Kasi nga po sabi ng ilan kong mga kaibigan, mayroon akong kamag-anak sa Davao, tandaan ninyo, maraming CBL sa Davao. Sa Davao, hindi lamang sa Davao City, kundi sa probinsya ng Davao at maging sa Mindanao. Nagkalat po ang mga lahi ko dyan. Hindi ko lamang ho sila kilala ng personal, pero nagkalat ho sila dyan. Mayroon akong kapatid ho dyan, sa ama, na nandyan din ho sa Mindanao area, lalo na sa Davao, no? Nandyan ho sila. Kaya minsan ho, sila ho yung aking pong, doon po ako sa kanila nakakuha ng mga impormasyon. Di ba ho? Magandang hapon po sa aking kapatid, Maria Krishnan Civil Dugusin. Sabi niya dito, watching daw ho siya from Kuwait, no? Thank you so much, Otol Maria Krishnan Civil Dugusin. Ito, meron siyang mensahe sa akin. Basahin ko lamang ito, ha? With love, Jigna, sa aking mga kapatid dito, sa aking kapamilya. Thank you sa inyo, ha? Basahin ko lamang. Sabi niya dito, happy birthday, our beloved brother. May God sa love and grace be with you always, providing you strength, guiding you through challenges, and filling your life with blessings. May God's love and favor be upon you can on your birthday, our dear brother. Salamat po sa mga kapatid at pamilya po. Siyempre, hindi mabuo ang aking pagkatao kung walang aking mga magulang, aking ama, aking ina. Bagamat ho, in public ko, sabihin ko sa inyo, hiwalay po sila, no? Pero pasalamatan ko pa rin po sila bilang magulang ko, kasi kung hindi dahil sa kanila, wala po ang inyong lingkod. Ano? Salamat na marami sa aking mga kapamilya, ha? Lalo na po sa aking mga kapatid, no? Siyempre, of course, ang aking nanay, almost 80 years old na, buhay pa rin, malakas pa rin. Thank you sa inyo pong pagbati sa akin. Salamat po sa pag-share po ninyo. Thank you. Okay, balik ko tayo dito kasi nga talagang nakakadismaya dahil nga sa mga sinasabi ho ng ilan po nating mga kababayan, hangang-hanga ho sila sa war on illegal drugs. Noong paman ho, ako po'y kontra ho dyan sa sinasabing uplantukhang, yung kakatukha at makiusap ka, yung po ang sa tukhang, ha? Tok-tok at hangyo. Ibig sabihin sa hangyo, makiusap ka, no, doon po sa mga involved sa droga. Maganda po ang naging layunin noon. No, katukin ka, puntahan ka sa area mo kapag ikay nasa drug watch list, di ba? Kaya ang problema ho rito, nagamit ho sa politika. Kung nakita ho ninyo, isa po si Colonel Espinido, Major Espinido pa rin ba ito? Ano bang ranggo nito ni Espinido? Isa po itong Christian din ho, ha? Ha? Kanya lamang, nung siya po'y inimbestigan dyan sa Kongreso ho, ni Congressman Vinny Abanti ho, hirap po siyang sumagot, no? Kaya mahirap ho sa isa po sa dating alagad na tagasunod ho ng dating Pangulo, ngayon ho, naipit ho siya eh. Naipit ho siya. Sabi nga ho nung isa kong kaibigan, kahapon nag-usap kami, nung kami ho, habang ho kami nag-chill-chill lamang ho, na sinilibrate ko yung birthday ko, naikwento niya sa akin, no, ang lupit pala, sabi niya, ang lupit pala pare, no, ginamit yung uplantukhang, ginamit yung double barrel, no, tapos malaman natin, mga minor di edad, mga napagkamalan lamang, ay napatay nitong ilang mga alagad ng pulis. Kaya nga sabi ko sa inyo, pasintabi po sa mga pulis, marami po akong kaibigan ng mga pulis, no, pasintabi po, talaga hong, sinasabi ko na iba ho sila nung panahon ng dilawan ho na sinasabi ho nila.
panahon ng Aquino administration, hindi obra pag magpatigas-tigas kang pulis. Oh, nung maupo po ang dating Pangulong Duterte, doon ang nagsimula, lumabas na po ang tunay na kulay ng mga pulis. Oh, siyempre, magandang hapon po sa aming publisher, Huli Kajaryo, Marilyn Gobuliulong Kanaya. Oh, sa mga kaibigan ko dyan sa probinsya ng Pangasinan, La Union, ha? Salamat po na marami sa inyong pagbati. Sa taga Mindanao at sa iba't ibang rehiyon, no? Sa Calabarzon, sa Region 3. Thank you so much, ha? Salamat po sa inyong pagbati. Sa akin po mga kapitbahay, sa akin po mga kabarangay, no? Sa akin mga kababayan, kamag-anak ko, kaibigan, kakilala sa friends sa social media, sa Facebook ko, salamat po sa inyong mga bati. Makatuwa din isipin ho, na sa loob ng isang taon, ho, nag-celebrate ho tayo ng ating birthday. Ho. Hindi naman ho kailangan na marami kang handa, hindi ho kailangan na marami kang bisita, hindi kailangan na maraming inumin, maraming pagkain, maraming pulutan. Ang importante ho, na abot mo yung minimithi ng lahat ko ng tao. Siguro wala namang taong normal na ayaw ho, ayaw ho niyang maranasan na mag-birthday ho siya sa kanya pong buhay, di ba? Kaya nga noon, no, nung nakarampang mga araw, pag may nagtanong sa akin, nung nakarampa ho, pagtungtong pa lang ho ng January 1st, January 1, tinanong na kagad nila ko ilang taong ka na. Ang aking sagot laging 54, 54 na ako. Oh, pero ang totoo niyan, 53 pa lamang ho ako. Kaya ngayong araw na ito, eksaktong 54 na ho ako. Oh, so hindi na ako, handang-handa na ako, di ba? At salamat sa Diyos hanggang sa mga oras na ito buhay tayo, no? Ang grabe ang blessing ng Panginoon sa atin, no? Bawat isa sa atin. Yung bang magising ka sa umaga, oh, may problema man o wala. Siyempre ho, hindi pwedeng wala tayong problema. Lahat ho ng tao, maging negosyante ho, may problema din ho yan. Maging yung mga mayayaman, natutulog sa kanilang mga pera, may problema din ho ang mga yan. Ang pinakadabesto doon, yung kahit may problema ka, no? Pag gising mo ay magandang yung pakiramdam. May sakit ka man pero nagising ka pa. Yun ho ang pinakamalaking blessing na ibinigay ho sa iyo ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, patugtugan ko lamang ho ang aking pong sarili ng birthday song, no? Siyempre, birthday ko, patugtugan natin, di ba? Eh, birthday ho yan eh, di ba? Yung iba nga hong nag-birthday, pinapatugtugan natin. Eh tayo ho, patugtugan natin ang aking birthday. Ha, thank you sa inyo. Ayun o, salamat sa lahat po ng bumati. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Thank you so much sa inyo. Salamat ng marami. Lahat tayo ay pagpalain ng ating pong dakilang Panginoong Jesucristo. Masarap po kasi nga pag nilay-nilayan kapag araw ho, karawan mo, di ba ho, sabi ko nga, hindi ho kailangan ng pera, ng sobrang dami, ang importante, mayroon kang pambayad sa iyong mga utang, sa iyong mga katulad ng upa, ng renta ng bahay, kung ikay ng upahan, kung wala naman, yung tubig kuryente, yung ating pong internet, no? Ang ating pong mga bayarin sa mga hulugan, di ba? Yung mga ganon. Tuition fee ng anak, no? Allowance ng anak, oh, nalalapit na yung pasukan, gagastos na naman ho, ang ating po, tayo hong mga magulang, parents ho, ha? Gagastos na naman ho tayo. Salamat ha, Mark Anthony, ha? Mark Anthony Calvis Parilia, thank you sir. Yan, balikan ho natin, no? Balikan ho natin ang ating pong tinatalakay. Mamaya ho, talakayin din po natin itong iniimbestigahan ito sa Senado ho, ni Senator Raffy Tulfo, ang ating idol ho. Kaya lang bigla hong nalusaw, bigla hong nawala na tuldukan, no? At itong mga binabanggit ho, babanggitin natin dito na mga ahensya ng gobyerno, mga pangalan ho ng mga patong protector, collector ng illegal ho, pangalanan ho natin mamaya yan. Aking pinagtataka, tuwing hong nag-iimbestiga ito si Senador Raffy Tulfo, katulad ho sa PCSO, PAGCOR, no? At marami pa pong iba, bigla hong nawawala ho sa limelight, bigla hong nawawala, nalulusaw lamang ho ang kanyang investigasyon. Nagtataka ho ako. Hindi naman ho tayo nagbibintang kung anumang bagay. Naglalaro lamang ho yung ating kaisipan ng masamang
masamang mga kuan ho, lumalabas sa kaisipan ko ho, ha. Kaya nga ho, sinabi ko dati ho, wala hong masama kung talaga hong tuldukan ng droga sa ating bansa. Ang problema lamang, oh, bakit mismo? Kaya tama yung kanyang mga katunggali noon, kaya lang ho, marami yung talagang naniwala ng, sa mga Duterte noong panahon. Hanggang ngayon, ho, marami pa rin yung naniniwala sa kanila. Siyempre ho, kababayan, iniidolo ho nila, kaya kanilang pinaniniwalaan. Pero kung sila ho ang mismong personal, oh, sabi ko nga ho, hindi ho lahat ng taga Davao natutuwa ho sa kanilang ginagawa. Dahil nakikita ho sa kanila mismo kung ano po ang kanilang pagkatao. Oh, marami akong nakabaliktaktakan ho dyan, tungkol ho dyan eh. Kaya nga ho, nawala na ho sila sa akin. Dati ho, nakikinig, nanonood ho sila sa aking palatuntunan. Ngayon ho, umayaw na. Nagalit sa akin kung bakit ko daw ganyan ang aking pong paniniwala. O sa kanilang iniidolo. Basag ho sila sa akin ho eh. Sabi ko nga ho sa inyo, wala hong problema. O, walang problema kung tayo ho ay magkaroon ng idolo, ng idol ho. Lahat ho ng tao, meron hong ina-idol. Ako ho, ganun, meron din ho ako. Pero ang gusto ko lamang kung mangyari, ilabas ho natin ang katotohanan. Di ba ho? Kasi ang hirap ho dito na paniwalain natin, bilugi natin ang ulo ng mga tao para maniwala sila na tama at maganda ang ginagawa ng ating gobyerno. Nakita ho ninyo, ito nga ho, isa ho sa pinakamalaking hamon ko sa kanya ng dating Pangulo. Eh, nung makita ko yung video niya ho, talagang paika-ikaan na, talagang hirap na at matanda na ho. Eh, inaawa na rin po ako. Ha? Ha? Nung hindi ko pa po alam ang mga samot-saring kwento ho, kwento na may katotohanan, kasi nga po, hindi po ako mismo may sabi nito, kundi po, yung mga taong nakakaalam po sa mga ginagawa ng dating Pangulo. Oh, kung di, kung alam ho ninyo, nakita ho ninyo, picture lamang ho yan, walang masama ho yan. Pero ang tanong ho roon, ah, naroon yung dating Bucor, ah, commissioner, kasama po yung mayor ho ng Bamban Tarlac. Oh, at kung naalala ho ninyo, meron din pong nakita roon sa pag-grade ho ng Purak, sa Purak, Pampanga ng Pugo, na kung saan nandun din po yung sertipiko ng dati pong tagapagsalita ng dating Pangulo. Yan po sa katauhan ni Attorney Harry Roque. Oh, siyempre, dokumento lamang ho yan na baka ho ay nadala lamang ng kanya pong dating kasama o tauhan. Oh, ganun ho ang kwento ho niyan, palabasin ho nilang ganun. Kaya nga ho, nang galing ho mismo sa bibig nila, kaya lang problema ho nito, mahilig sa joke ho ito, mga ito eh. Sabihin ho nila, joke lamang ho yan, hindi naman ho totoo. Ibig ko sabihin, patalunin mo, palundagin mo ang Pangulo. Di wag ho kayo magsalita kung joke lamang ho ang inyong gagawin ho sa tao. Siyempre mga tao, tuwang-tuwa naman kapag ho nagsalita ng dating Pangulo, talagang paniwala ho sila. Pero ngayon ho, naglalabasan muli. Nung nakaraang administrasyon ho, yung kanyang administrasyon ho, inimbestigahan ho ito sa Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ho ni dating Senador Richard Gordon. Oh, inimbestigahan ho ito. Ngayon ho, nung binalangkas ho ni Colonel Acierto, yung kanyang nalalaman dito po sa issue ko na droga, oh, hindi ho pinatulan o hindi ho tinanggap, pero hindi ho, ha, hindi ho nila inalam kung totoo o tama ba. Kaya kung nakita ho ninyo, oh, nakakadismaya, dahil nga po ang dating PNP chief noon ay senador na ho ngayon, si Senador Ronaldo de la Rosa. Tapos ho, nang magkaroon ng investigasyon, awang-awa pa si Senador Pinglacson, dating Senador Pinglacson, dahil dating pulis din ho ito eh. Oh, may mga ano rin ito sa katawan eh. Oh, may mga kaalaman din so sila. Alam ho nila kung ano ang totoong istorya ng war on illegal drugs. Pero hindi ho nila madirektang masabi sa atin na mayroon talagang kunting supply o may supply ho yung war on illegal drugs ng Duterte, ng dating Duterte administration. Kaya nga ho, ako'y natawa lamang ho doon. Nung sinabi po ng dating Pangulo, nung tumakbo po itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mayroon pong tumatakbong sa pagkapangulo, mataas na opisyal ng gobyerno na involved sa droga. Natatawa ako ron eh. Oh, natawa ako ron. Bakit? Yung mga ordinaryong mga mamamayan, oh, mga pipitsuging tao, sabi ho nila, eh, ordinaryo pipitsuging, sige hulihin nyo, damputin nyo. Walang kakayahan, walang kaalaman. Oh, regarding ho sa batas. Oh, dadamputin nila. Ikukulong nila. Oh, pag napagkatuwaan pa nila, oh, eh, hindi naman ho lahat, pero ilan po doon. Kasi nga po, hinahanap sa kanila yung accomplishment ng Pangulo.
O, kaya makita ho ninyo, minor de edad, estudyante. Ah, estudyante, minor de edad. O, pasukin ho ng mga pulis na kabunit. O, ikaw, pumasok ka sa pagkapulis. Kung takot ka, ipakita ang mukha mo, huwag ka magpulis. O, katulad ho sa aming mga media ho, kung kami ho'y takot, eh, huwag na ho kaming pumasok sa aming trabaho. Di ba ho, mag-iba ka ng linya. O, bilang isang media practitioner, kailangan dala mo. Maswerte nga ho sila eh. O, dahil meron po silang dalang baril araw-araw, araw at gabi. O, anong katakutan mo ngayon kung ikay nagpatupad ng tama sa ating batas? Kung humihin mo yung mga addict na yan, mga poser na yan, yung lahat ng klase, yung mga illegalista, drug lord, gambling lord. Diba? Anong ikatakot mo? Ha, protektado ka ng batas, di ba? Oh, isa kang alagad ng batas, ngayon natatakot ka, pati pangalan mo ayaw mong ipakita. Oh, di ba? Oh, ginawa yung propisyon na yan para ipakita ilantad ninyo ang inyong mga mukha. Ngayon, kung ikaw isang operative o isang asset informer, naturalmente lamang na hindi mo ipakita ang iyong mukha. Pero ikaw arresting officer, ikaw nagpatupad ng batas bilang sundalo, bilang pulis, bilang NBI. Nakita ho ninyo ang NBI kapag ho sila nag-grade, kasama na po ang PD. Ha? Kapag nag-grade ho sila, nandyan po ang kanilang mga damit ho, uniforme nila. O, nakatatak po PD, nakatatak po NBI. O, bakit sa pulis? Ayaw ho ninyong ipakita na kayo ho nag-grade ho o nang huli ho. Di ba? Ipakita nyo naturalmente yung dokumentong hawak nyo. Warrant of arrest. Ha? May papers kayo ng warrant of arrest. May papers kayo ng search warrant. Ano pa ba ang problema roon? Ha? Kaya nga, ang problema ho rito sa bansa natin, kapag ho malalaking isda, hindi ho ninyo kayang hulihin. Kaya kanino bumalik ito? Doon po sa mga matatalinong tao ho, ha? Na ginagamit ang kanilang sentido komon. Sasabihin doon, bakit Pangulo, dating Pangulong Duterte? Bakit Pangulo o Mayor Duterte? Mayor Digong, hindi mo pinatukhang yung sinasabi mong tumatakbong mataas na opisyal. Ha? Tapos nung maupo naman ho si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ito'y napag-usapan lamang nga, pasitabi ho ha. Naupo ho si Pangulong Bongbong Marcos Jr., sasabihin yung bangag. Oh, bakit nung panahon ninyo, na alam pala ninyo na gano'n ang kwento, kasi ho ako, wala akong alam. At ayaw ko pong maniwala doon sa mga sabi-sabi lamang. Oh, iisipin niyo mabuti ho, yung dating mayor ho ng Leyte ho, Albuera, Leyte, tama ba ako? Ah, si Mayor Espinosa ho. Nakakulong na, pinatay pa. Oh, sasabihin ninyo, nanlaban na sa loob ng kulungan, manlaban yung tao. Alam ho ninyo, kayo ho, kahit sa sobrang yung talino, hindi ho ninyo kayang bilugin ho ang utak ho ng mga katulad ko. Oh, sino hong maglakas ng loob na sa loob ka ng kulungan? Paano ka? Paano ka manlaban? Na nasa loob ka ng kulungan? Anong kakayahan mo? Maliban na lang kung nasira ang ulo mo. Oh, di ba? Oh, salamat ha. Salamat Mark Anthony Calvis Parilla sa inyo pong mga thumbs up po niya, oh, sabi niya sa akin. Oh. Thank you ha. Thank you. Salamat. Yun ho ang ano ko doon ha. Di ba? Kaya nga ho. Ilang beses na ho itong ipinapatawag ho. Ano ang relasyon ni Bongo, Senator Bongo, kay Michael Yang, alias Michael Yang? Anong relasyon ho nila? Anong relasyon ho ni dating Pangulong Duterte? Dito po kay Michael Yang. Na kung babasihan natin, pagbasihan, ang problema nga ho rito, pagka nakaupo-upo ang isa pong politiko, nawawala sa hulog yung ano eh, yung PDEA ho, hindi ho makapagsalita ngayon, binabanggit ang pangalan ho nila. Malaki at mataas ang respeto ko sa ahinsyang ito. Ngayon ho, binanggit yung mga pangalan. Sana po lumitaw ang katotohanan, sana po magsabi sila ng totoo. Naalala ko po yung investigasyon nun, yung impeachment complaint laban sa dating Pangulo na naging mayor ho ng Maynila. Si Pangulong Irap ho, dating Pangulong Irap. Nakita ho ninyo mga testigo noon, lalo na ho si Governor Chavez Singson, yung kanya po mga sinasabi, may dalahong bag, nandun po sa loob ng bag, yung paldo-paldong pera, oh, at ilan po mga manager ho ng bangko ho, na nagsalita ho sila na mayroon pong transaksyon ng pera ho. Diba? Yun ho, maganda ho panoorin at pakinggan. Dapat ho ngayon, yung pong, eto na ho eh, wala na po ang Duterte. Siguro, wala na kayong katakutan. Sobra naman pong impluensya ng mga Duterte para katakutan ho ninyo. Di ba? Ang gusto ko rito,
hindi katakutan, kundi po ilabas natin ang katotohanan kung sa tingin ho ninyo, walang kinalaman ang dating administrasyon dito po sa mga kinikwento ho ni Colonel Asierto regarding po kay Michael alias Michael Young. Kaya ako mismo, hindi ko kilala itong si Michael Young, kung sino ho ba itong chikwang ito, di ba? Tapos nakita ho natin ngayon kung paano ho tayo lapastanganan, bastusin, bulihin ng China. Tapos kanlong-kanlong ng mga politiko itong ilang mga Chinese natin dito sa bansa natin. Diba? Para bang kumuha tayo ng bato, pinupok ang ating ulo. Ha? Ganun ho ang mga Pilipino sa tingin ko na eh. Oh, yung ilan po ha, ilan po ha. Kaya nga ho, totoo po yung kasabihan, may karma po talaga. No? Totoo po yun. Oh, ngayon ho, ibinalik na naman uli sa kanila yung issue po ng droga. Yung aking pong kaibigan kahapon, ho, kahapon kasi dumating din ho siya, napag-usapan namin muli ito pong tungkol sa illegal drugs. No? Siya talaga ho sobrang lungkot dahil malaki ang kanyang paniniwala ng dating Pangulo. Eh, nung malaman ho niya, nagagalit ho sila, pinatalsik ho nila yung mga nasa Bucor, pinakulong ho si dating Senador Laila De Lima na naging DOG Secretary ng panahon ng Dilawan. Oh, ngayon ho, nagsiatrasan yung mga naging testigo noon. At kung makita ho ninyo, panahon ng pandemya, ang dami ho nangamatay ho na mga tawag nito, yung mga malalaking personalidad dyan po sa New Bilibid Prison. At makita ho ninyo kung sino ho yung natira. Di ba ho? Ganun ho yan eh. Kasi sa totoo lamang ho, alisin ho dapat sa Pilipinas yung mentalidad ng politika. O, alisin po yan. Ang dapat po nilang unahin, pasensya ka na. Kung totoo sana yung sinabi po ng dating Pangulong Erap Estrada na walang kaibigan, walang kamakamag-anak, walang kumpakumpare, kanya lamang ho, hindi rin ho nangyari ho eh. Dahil nung isang araw, pinanood ko po yung kwento po ni Gov Chavita Singson na kung saan po, nasaan po na nagkaroon po ng matindi, napakagandang kwento, lalo na po sa kanyang pamilya at ang pamilya ho ng ni dating Congressman Bingbong Crisologo. Ang ganda ho nun eh. Ang ganda ho ng kwentong pinanood ko ho. Tapos hanggang sa dumating po na naging Pangulo si Erap, na naging kaibigan niya, taga-suporta po siya. Oh, napakaganda ng kwento nitong si Governor Chavita Singson. Isa ito sa whistleblower ho nung panahon ho ng impeachment ng Estrada administration ng dating Pangulong Estrada. Oh, pinakita ho ninyo na nagsalita ho doon si Atong Ang. Oh, eh, napanood ko lamang ho ito ha. I-share ko lamang sa inyo. Total, napanood naman ho ito eh. Ha? Na kanila hong pinag-usapan yung illegal na tobols, no? Ito po yung wetting ho, ha? At ganun ho ka-ordinaryo lamang, ho? Pangulo, ho, pasok sa illegal gambling, Pangulo, pasok sa illegal drugs, ganun ho, di ba? Ang hirap ho ng sitwasyon natin. Dahil mismo hong matataas na official ng ating gobyerno, bagamat ho hindi ho na-impeach yung dating Pangulong Estrada noon, because of people power, kaya ho siya napatalsik. Oh, ganun din ho ama ho ng ating pangulo ngayon. Hindi ho siya natalo sa eleksyon, panalo ho siya. Pero yung taong bayan ho, bigla hong nagwild eh. Nagalit ho at nagkaroon po ng kauna-unahang people power sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan po ang people power. Pero siyempre, of course, magpasalamat tayo sa ama ng ating pangulo ngayon. Na ayaw niya ho ng karasan, ayaw niya ho ng madugo ho. Nais niyang ipa-disperse ang mga tao sa EDSA. Pero ang sagot ho niya, wag ho kayong gumawa na anumang bagay na mangyari o meron hong masaktan. Ayaw po niya ng ganun. Kaya doon ako humanga din po sa dating Pangulo ho, na ama ng ating Pangulo ngayon. Salamat ho, magandang hapon din po sa aking kasamahan. Alvin Wandam Taata is watching. Thank you, Alvin. Salamat at lagi ho ako nitong pinapadalan nito. Dalawa sila ni Boss Oscar Marangkil. Padalan ako ng dahon ho ng sambong, dahon ho ng guyabano. I-try ho ninyo, napakaganda ho yan sa katawan. Yan ho ang aking ginagawang tsaa o kape ho. Ha? At salamat din po sa aking kapatid, ha? Juhan Sibial. Ha? Juhan Bubong Sibial. Ha? Thumbs up, sabi niya sa akin. Thank you. Otol, baka magalit yung ano, yung mga kapatid mo, nag-thumbs up ka sa akin dahil nagkakomentaryo ako kay dating Pangulong Duterte. Ang pamilya ko, napakasaya namin. O, kasi kahit kami magkakapatid, kasama ang nanay namin, hindi ko kami nagkakaisa sa politika. O, ang isa gusto ang Marcos,
ang isa gusto ang Dilawan, ang isa gusto si Duterte. Ganun ho sila, ganun ho kami. Pero ginagalang namin ang bawat isa. Dahil yun po ang kanilang paniniwala, di ba? Kaya ngayon ho, patuloy po ang investigasyon ng ICC, International Criminal Court, regarding po sa extrajudicial killing. Nagulantang po ang buong mundo. Oh, lalo na ang bansang Pilipinas nung maupo ang dating Pangulong Duterte. Dahil kaliwat kanan ho talaga, makita ho ninyo huli dito, huli doon, kaya may huli ka. Huli ka ni Jojo Sibyal. Hanggang ngayon wala pa rin nahuli, sabi ng kaibigan ko. Ay, salamat, salamat sa aking mga kaibigan na patuloy pong sumusuporta at naniniwala po sa aking palatuntunan. Thank you. Yun, yun ho ang ano ko na, bakit sino ba itong si May alias May Kilyang at ba't hindi ho kayang ipatawag dito ho sa atin pong sa mababang kapulungan o maging sa Senado o para maimbestigahan, malaman natin kung ano ba talaga ang kanyang negosyo dito sa bansa natin. Totoo bang involved siya sa korupsyon ng Parmalee? Totoo bang involved siya sa issue ng illegal drugs? Hindi naman natin ho siya hinuhusgahan. Ang atin lamang ho, gusto nating malaman kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod nito mga lumalabas ho na kwento. O lalo na po itong kay Colonel Acierto. O mabigat po ang kanyang pinapakawalan ng mga kwento. O at alam ko po marami pa pong ibang ibang lulutang ho dyan. O dahil nga ho sila ho naniniwala. At gusto ho nilang malaman ang katotohanan. Kaya napakaganda ho talagang malaman natin kung ano ba ang katotohanan sa likod ng mga kwentong ito. Di ba ho? O, ako ho mismo, gusto kong mapanood ito. Gusto ko hong pumunta ng personal sa Kongreso. Si Colonel Acierto, si Sergeant Las Cañas, ba yun? Las Cañas, at ang iba pa po ang mga nagtitistigo. Kasi kung makita ho ninyo sa mga pulisong involved sa extrajudicial killing ho, sa kanila pong mga ginawang pagkakamali ho, relax na relax lamang ho sila. Baliwala lamang sa kanila yung mga mambabatas natin. Kaya naintindihan ko po yung ilan po nating mga nasa House of Representatives, ang ating mga congressman ho, na napipikon ho sila sa kanila pong mga research person. Kaya nga po sabi po ni Congressman Acop ho, dati pong pulis ito, mataas na opisyal, no, kanyang nakuhang ranggo ho, bago siya magretiro at naging kongresista. No? Sabi niya, alamin muna ninyo kasi ang problema po ng ilan nating mga pulis. Sorry po, talaga ulit sa mga pulis, no? Kayo ho laging sentro ho ng mga kwento istorya. Oh, kayo laging itinuturo, kayo ang sinisisi, pero hindi naman ho kayong lahat. Kaya nung one time may nakausap po akong pulis, mataas na official ito. Laging lumalabas ho sa mga sa community, sa tao, na ang pulis ay masama. Kaya sinagot ko siya, sir, hindi po masama ang pulis. Naging masama lamang ang pulis dahil sa mga ginagawa ng ilang mga pulis. Diba, halimbawa ho niyan, hiningian ho kayo ng quota para makahuli ho ng maraming drug suspect, drug addict, drug poser. Suspect lahat ho yan eh. O laboratorio ng droga, lahat ho yan. Mayroon po tayong NBI na department po ng anti-drugs. Mayroon pong PDEA na siya po talaga ang dapat ho mga siwat mangunguna ho sa lahat ng mga raid, sa lahat ng mga panghuhuli. Mayroon din po tayong police na sila ho araw-araw may nahuli ho na regarding po sa illegal drugs. Dahil ang problema ho nito mga police, sorry ha, ibubulgar na natin para ho magkaalaman. May naupong pangulo ngayon. Ay dating bata ito ng nakarang administrasyon. Kahit ipinapatupad na dito sa bagong pangulo na ito dapat gawin, hindi niya susundin kasi masusundin pa niya yung dati niyang amo. Ganun ho yan eh. Nakita ho ninyo sa investigasyon sa Senado o napikon si Senador Rapi Tulfo dahil tuwing hong binabanggit niya ang pulis at sinisisi niya ang pulis dahil sa kanilang maling ginagawa. At alam po ng taong bayan yan kung ano ang mali ho ng pulis. Ayan napipikon. O, kumbaga, nasasaktan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga sinasabi ni Senador Rapi Tulfo. Masakit po talagang tanggapin kapag ho ang katotohanan na ang sinasabi po. Kaya sayang ho, ang dami pong investigation itong Senador Rapi Tulfo ho. Pero nawala lamang ho, biglang nalusaw, bigla ho nawala, hindi ko alam kung ano na po ang naging estado.
Kaya sa totoo lamang, kagalakan ko at magbubuni ako kapag ho, umatin po sa hearing, ito pong si alias Michael Yang, at lalabas ang katotohanan. Sino ba talaga ang nasa likod nitong issue po? Ah, mantakin ho ninyo, may warehouse ito na tinutukoy si Colonel Asiato. Ah, mayroon pang Joshua, ano ba yung apelyido nito? Ah, Joshua Limba, tama ba ako? Sana di ako nagkamali. Nawala sa, hindi ko po nakuha yung mga records eh. Ah, sorry po ha, pasensya na kayo ha. Ah, na bago ho dinala doon sa mismong laboratorio, dyan po sa Davao ito, ang tinutukoy nito sa Davao, sa Dumay. Ah, oh, pumasok, ipinasok mo na itong dalawang container van sa mismong sentro ho, downtown ng Davao City. Kaya napaka-imposible na ikaw mismo, ah, ikaw ang pinakahari sa Davao, hindi mo alam ito. Oh, lalo na po ang Bureau of Customs, ang Customs Police, ah, at ang iba pa pong nasa pier o nasa airport kung saan man ito isinakay. Dahil ito'y naka-container van, nakasakay ito sa barko, di ba? Tapos nakapasok sa iyong area of responsibility, tapos di mo alam na mayroon palang laboratorio na sa iyong nasasakupan. Kapag nabuking, hugas kamay agad. Oh, yan ang isa sa mga pinag-aaralan ko na bakit hindi alam. Ah, ng dating mayor na dating pangulo na rin. Oh, ganun ho yan eh. Di ba? Okay. Lundag muna tayo sa pangalawang topic natin. Yung isyo sa oil smuggling. Alam ho ninyo, ito pong si Dundun Alahas, o ito hong si Nina, Dundun Alahas at Sergeant Buloy. Akala ko kay Buloy, Sergeant Buloy. Hoy ha, ang laki ng reward ngayon ha para kay Pastor Apulo kay Buloy. 10 million at ating 1 million yung kanyang mga kasamahan. Alam mo ba ninyo itong isyo po ni Pastor Apulo kay Buloy? Ginawa na lamang katatawanan ho. O, nasa TikTok ho. O, ginawa na lamang akong katatawanan ng ilan po nating mga kababayan. Mantakin ho ninyo, pastor po yan. Kagalang-galang na pastor sa isa hong congregation. Tapos ngayon, ginawa na lamang akong katawa-tawa. Di ba ho? Kaya yan ho ang isipin ho natin mga kababayan ko. Eh, sino ho ba itong, ito ho mga smuggler ho ng petroleum product? O, ito hong si Nina, alias Nina, alias Dundun Alahas at alias Sergeant Buloy, ha? Sa ilang iskalawag opisyal ng Bureau of Customs, Philippine Coast Guard at Philippine Port Authority. Ha? Pasok daw ito. Ha? Pasok daw ang Bureau of Customs at Philippine Coast Guard at Philippine Port Authority. Sana po sa pamunuan ng Bureau of Customs, so, alamin ho ninyo ito. Kung sino itong si Sergeant Buloy, Dundun Alahas at Nina. Ha? Lalo na po sa Philippine Port Authority, tahimik lamang ho ang Philippine Port Authority. At lalo na itong kinawawa ho ng China, itong Philippine Coast Guard. E baka naman ho ang binabantayan lamang ho ng ating Philippine Coast Guard, ito pong mga smuggle ho na langis. Sabi nga ho dito, hindi ho katakataka na maging talamak lalo timbrado sila ngayon sa isang alias Sergeant Adlawan. Na nagpakilala hong hawak niya ang payula ng mga ito para sa Batangas PNP Provincial Office. Mabigat ho nito, ito hong mga ganitong issue, mabigat ho ito, topic na ito. Pero dapat ho talaga maging maingat at alamin ho ito ng ilan po nating mga alagad ng batas. Kaya nga ho, sabi ko nga ho rito, hindi ho lahat ng pulis ho ay sablay. Marami pong matitinong pulis. Ang nangyari lamang ho, natabunan ho yung magandang ginagawa nila doon sa mga pulis ho, na ilan lamang pero ang laki ho ng kanila pong ginawang kasalanan sa taong bayan. Oh. Ang laki ho ng partida na ibinigay sa kanila ng Pangulo ho. Oh, ang laki ho. Oh, ipinaubaya sa kanila ang law enforcement. Ah, ipinaubaya sa kanila sa DILG ang law enforcement. Oh, illegal drugs, illegal gambling, lahat ho yan ipinaubaya ho sa kanila. Talaga hong nakakapagtataka, di ba? Ito ha, sabi niya, taong 2023, ito, iniimbestiga ni Senador Rapi Tulfo sa Senado ang oil smuggling. Yun nga ho ang ating pong tinatalakay kanina. Ano po ang nangyari
doon sa nasabing investigasyon ni Senador Rapitol po. Wala na, hindi na nasundan ho eh. Bigla hong nalusaw, bigla hong nawala ang issue ng oil smuggling. Nung siya hindi pa senador ho, siya isang media practitioner, no? Na minsan hong napakinggan at napakinggan ko sa kanyang palatuntunan ho, itong issue ko ng oil smuggling. Ang buong akala ko kapag naging senador siya, at siya naman ho, tinupad naman niya, kanya pong ipinangako na paimbestigahan niya. Yan, tanong ko lamang, bakit hanggang ngayon tuloy pa rin ang operasyon nitong pag-smuggling ho, o smuggle petroleum ho. O ito pong mga ginagawa hong economic sabotage ito. Napakabigat hong kaso ito. Kaya yung mga smuggler ho, mga smugglers ho sa buong Pilipinas, patawa-tawa lamang. Biruin mo, mantakin ho ninyo, senador na ang nakikialam. Pero wala rin ho nangyari ho. Ha? Kaya nga ho, sana ho, mapanood tayo at mapakinggan ho ni Senador Idol Rapitulfo na ano po ba ang nangyari dito? Oh, dapat to malaman natin ang katotohanan. Managot ang dapat managot. Hindi naman ho pwede hong magpa-imbestiga lamang ho si Senador Rapitulfo na wala ho siyang kompletong ebidensya tungkol dito. Magaling ho ang kanya pong mga mga tao. Oh, lahat ho kasulok-sulukan, maski kaliit-liit ang issue ho, mayroon ho silang mga dokumento o magihong picture at video ho regarding ito sa topic natin pinag-usapan. Kaya mataas po ang aking respeto ho, kay Senador Rapitulfo. Kanya lamang ho, ako'y nagtatanong ha sa mga oras na ito, sa araw ho ng Huwebes ho, berting-berting ko pa, ano na ho nangyari dito, Senador, regarding ho sa oil smuggling? Ano na po ang nangyari? May naipakulong na ba tayo? May nanagot na ba dito? May napanagot ba tayo dito sa isyong oil smuggling? O baka gumawa lang ho tayo ng isang investigasyon para lamang ho pumutok ang pangalan, makilala ho tayo. Ganun ho ba? Tayo ay nagtatanong lamang ha, Senador Rapitulfo ha. Nagtatanong lamang po ako. Ito, dito ho, kabilang si Dondon Alahas sa Siam na oil smugglers ho. Smugglers pala ito. Itong si Nina Dondon Alahas. Sa Siam na oil smugglers ho, na pinangalanan sa Senate Inquiry. Ho. Ito pinangalanan ito. Ang problema ho, naipatawag ba ito? Itong mga pangalan na ito, naipatawag ba sa Senado? Umarap ba ito? Aking nga reviewin itong investigasyon ho ng oil smuggling. Ayon ho dito, ang iba pang tinukoy noon ni Tolfo, ni Senador Tolfo, ay sina Don Rabunsa ng Nabutas, Sunny Q, Jackie Chu, puro Chinese ito, Aaron Oy, at Lyndon Tan sa Batangas at Sarayaya, Quezon. Alex Chua naman, Bogs Biulago at yung mga Magunda dato sa Maribilis, Bataan. Pagkita ho ninyo, dalawang probinsya ho, involved ho, sa oil smuggling. Ito pong si Alex Chua, Bogs Biulago at yung Magunda dato sa Maribilis, Bataan naman. May oil smuggling din ho sa Maribilis, Bataan. Paano-ano kayo ito ng mga Magunda dato ho, sa Mindanao, ha? O baka kapilido lamang? Kaya nga po, nagtanong po ang taong bayan, Senador Rapitulfo, ano ho nangyari sa investigasyon? Bakit biglang natigil nang walang resolusyon? Yun ho, matalino ho mga tao, nakita ho ninyo, iba na ho ngayon. Hindi ho katulad dati, panoorin lamang investigasyon, okay na. Kung naalala ho ninyo, kauna-unahang napanood ko na ng investigasyon, na medyo malinaw-linaw ang aking kaisipan. Yung pong issue po sa anak mo ng dating senador na si Freddie Webb, si Hubert Webb na ngayon ay nakalaya na ho. Kundi ako nagkamali. Pinanood ko ho yun eh. Nag-viral ho yun. Wala pang social media noon. Live ho yun na mapapanood sa television at sa radyo. Mapakinggan din sa radyo. Lumalabas ho sa pang-araw-araw na dyaryo din ang bawat investigasyon. Nakita ho natin may napatunguhan doon sa mga nasabing investigasyon. Maging nakita ho ninyo yung impeachment po ng dating Pangulong Estrada. Bagamat hindi po siya. Kasi ang mga judge po noon, ang mga huwis noon, mga senador, magtama, magmali man yung mga akusasyon, presentasyon, lahat po yan. Pag binoto ho ng mga senador bilang mga hurado ho ng impeachment complaint sa Senado ho, wala ho magawa kahit totoo pa ho ang mga inilatag ho ng prosecution. Di ba ho? Nanaig ho, nanalo ho na hindi ma-impeach si dating Pangulong Estrada.
Kaya nga yung pong kaso po nito pong dati pong si Hubert Wave na pag-usapan na natin, pasensya na, wala na ho, ito tapos na ito eh. Ah, napag-usapan lamang ho natin. Opa, yung investigasyon na yon. Live ho yon, ha? Nakita ho natin kung saan napunta. May katuturan at may napatunguhan. Kung ano nangyari doon sa nasabing investigasyon. Pero ito ngayon ho, na maraming investigasyon, naalala ho ninyo, ito pong, bagamat nandyan na ito sa National Bureau of Investigation, yung si Senior ano ba to? Senior ano, Aguila. Kung naalala ho ninyo, isang mga samahan din ho, ng isang kongregasyon. Sinasabi ho nila, pagka ano, kulto. Pagkabawa ng mali, ang isang reliyon, sabihin nila kulto. Pero pag walang nagawang mali, hindi kulto. Ganun ho yung mga kababayan ho natin eh, ha? Ayun ho ang ibig ko sabihin, ano na po ang nangyari dito sa mga investigasyon na ito? Halos ho, linggo-linggo, buwan-buwan, araw-araw may investigasyon ho sa Kongreso at Senado. Kung makikita ho ninyo, napakasipag ho nila mag-imbestiga. Kaya lang ho, ang tanong ko rito, anong nangyari? Bigla hong natigil na walang resolusyon, sabi po ng ating pong mga kababayan. Yun ang pinakamabigat ho dito eh, na dapat ho malaman ng tao na alamin ho natin, di ba? Duda ang ilang non-government organization, mga NGOs ho, nakasuporta ho yan. Nakatuto ko yan para malaman ang katotohanan. Kung naalala ho ninyo yung impeachment ho ni dating Pangulong Estrada ho, ilang mga NGO no nagsama-sama, malalaking mga negosyante, malalaking pangalan ng personalidad, nagsama-sama para kausapin si Gov Chavez Singson at ang iba pa pong mga nasa kilusan. Na ibig sabihin, no, yung mga grupo-grupo ho na ngayon naging party list na ho. Totoo, marami hong nagagalit ho sa mga ilang party list. Nasabi din na mga kaliwa. Pero ang laki hong naitulong itong mga ito sa ngalan po ng investigasyon. Nakita ho ninyo sa Kongreso, wala pong ibang pinakamatapang ho. Ito pong ating mga party list na hindi pinapaniwalaan ng karamihan nating kababayan. Sila ho talaga ang kumukontra ho. Naalala ho ninyo yung issue po kay VP Sara, Vice President Inday Sara Duterte, nung siya pa po, hanggang ngayon, siya pa rin pa naman po ang sekretaryo ng Department of Education dahil by this coming July 19 ho, papalitan na ho siya ni Senador Sani Angara. Regarding ho dun sa kanya pong confidential fund, no? Binosisi ito ng husto. Siyempre ho, nagtampo yung ali. Pero sa totoo lamang ho, napakabait nitong si VP Sara dahil nung ako po'y pumunta sa tanggapan po ng Department of Education ho, nagpa-interview po, kanya pong binigyan ng attention yung aking letter ho. Nasabi ho ng kanyang staff na inutos ni VP Sara, kaya salamat ng marami, Inday Sara Duterte. Kasi ganito ho yan eh, kung wala kang itinatago ho sa iyong departamento, bakit ka naman mahiya at bakit ka ayaw mo magpa-interview sa isang mga katulad ko? Ang pagiging media practitioner, wala ho sa sikat o sa hina ho yan ang kanya pong outlet o kanya pong network, kundi po nasa pakikitungo mo lamang. Kaya ako ituwang-tuwa no, na sa akin pong letter ho, na sinulatan ko po ang tanggapan po ni VP Sara Duterte ho, na para ho ma-interview regarding po sa issue ng Department of Education, lalo na po ito mga dues, contribution at iba pa hong mga hinihingi po ng ilang mga paaralan. Kaya thank you so much sa Vice President Inday Sara Duterte. Ganun ho tayo eh, kapag may ginawa ho na mabuti ang isang tao ho, pasalamatan ho natin. Di ba ho? Pinabatikos natin, ito pong si alias Michael Yang, na nakita ho kasi natin ito madalas ho. Nung panahon ho nang naupo ho si dating Pangulong Duterte. Marami nga hong lumalabas ng alingaw ho na kung ano ho ang relasyon ho ni alias Michael Yang at ito pong si Senador Bongo. Si Senador Bongo ho, yan po ang isa ho sa kanang kamay. Talagang sangadigit kanang kamay ho talaga ng dating Pangulo ho yan. Because of Duterte ho, nanalo itong si Bato, si Senador Bato at si Senador Bongo. Kung hindi dahil sa Duterte, kung hindi dahil sa Duterte, hindi manalo itong mga ito. Pagpasok na pagpasok ko sa Malacanang ng dating administrasyong Duterte, dating Pangulong Duterte ho, umusbong po yung mga pangalan nito. Nakilala, sumikat ho, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo ho.
Oh, ang pangalan Bonggo. Kaya ngayon naging senador ho. At ang alam ko ho, re-electionist ito mga ito, kung di ako nagkamali. At ito ho, midterm election ho, tatakbo itong mga ito sa kanilang pangalawang termino. Kasama na ho dyan si Senador Ronald Bato de la Rosa, ha? Kaya sikapin po natin mga kababayan ko na piliin natin ang tama. Dapat pa ba silang ihalal o hindi na kailangan? Kasi tignan ho ninyo yung kanila po mga pangalan na pinangalan na binanggit ho ni Colonel Acierto dun po sa nasabing hearing ho dyan ho sa mababang kapulungan o sa Kongreso. Sa pangunguna ho ni Congressman Barbers. Huwag ho niyong pabayaan, panuorin ho ninyo yan, tutukan ho ninyo yan, lalo na ho yung kay Congressman Abante, dun po sa kanya pong committee, na kung saan po, pinapatawag din po itong mga pangalang ito. Sana ho, talaga ho, marinig natin at malaman natin ang katotohanan sa likod ng mga kwentong ating pong napakinggan o narinig sa mga kwentuhan o sa mga maritisan. Bukas ho, sikapin po natin na pag-usapan ho itong issue naman ho ng mayor ho ng Malabon. Dahil ayon po sa ating pong nakuhang impormasyon, no? Mukhang binabakuran daw ho ng si Mayora ng Malabon ho ng ilan pong mga sip-sip ho na kanya mga opisyal. Dati ho sa hanay ho ng media. Yan ho, sana ho maging topic natin ito kasi kung meron ho talagang nais pong ilabas ho ng mga kwento ho dito, hindi ho natin mapag-usapan ito ha. Salamat po sa inyong pagtutok sa hapon na ito. Bagamat ho ay makasaysayan ito para sa akin dahil aking pong birthday ngayon, di ba ho? Tayo ay magpapahinga muna, no? Tayo ay kasi kahapon no, talagang inubos na ho natin yung ating pwersa ho para sa ngalan ho ng kasiyahan. Thank you so much sa dakilang Panginoong Hesukristo. Araw na ito na ibinigay mo sa akin, ha? Kaya hindi ko man kayo isa-isahin, maraming thank you sa inyo from Bohol, mga kaibigan ko diyan, ha? Sa Cagayan Nelson, Binabinti, lahat po 'yan from Mindanao, lahat po ng mga kay Bicol region, no? Sa iba pa po mga kumparit kaibigan ko, salamat po sa inyong pagbati. At itutuloy ho natin bukas ito. Ito pong issue regarding po dito sa mga oil smuggling ho ng ilan po nating mga smugglers ho sa bansang Pilipinas. Yun nga ang sinasabi ko, yung naalala ho ninyong issue ng sibuyas. Napakataas ng presyo. Tapos malaunan, biglang nawala ho. Wala ho nangyari ho sa investigasyon. Nito lamang ho yan eh. Yung naalala ho ninyong panahon ng Duterte administration, ang focus ho nila, may pakulong ho ang dating Senador Laila de Lima. Doon lang ho sa nakapokus. Pero yung ibang investigasyon, wala nangyari. Noong panahon ng dilawa, napakarami pong investigasyon nun. Kung naalala ho ninyo, doon lumabas po yung mga issue kila Janet Napolis, ang dating Pangulong Gloria ho. Marami ho yan eh. Kanya lamang, nung maupo po ang dating Pangulong Duterte, nakalabas ho itong mga nakaupo ngayon. Dati ho nga ipinakulong. Ngayon ho nakalabas na at sila na ho ang bida at hari na naman ho sa politika. Ganun ho kagaling ang dating administrasyon. Palabasin niyo yung mga nakakulong, mga nakakulong, nahatulan, at ngayon ho, naging bidat hari na ho, naman ulit ho sa ngalan ho ng politika. Okay, salamat po. Hanggang dito na lamang po. Muna tayo pansamantala at lagi niyo tatandaan ho, maging observer ho tayo. Manood tayo palagi ho sa mga hearing ho nagaganap dyan ho sa Kongreso at maging sa Senado upang tayo na rin ho mismo ang maging huwis ho kung sino po ang nagsasabi ng totoo at hindi. Kung talaga bang may katuturan o may mayroon hong mangyayaring maganda. Mayroon bang managot sa kanilang mga kasalanan. Okay, salamat muli sa inyo from Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Thank you so much sa inyo. Sabi ho dito ni Mark Anthony Calvis Barilla, paalam po sir. Thank you so much Mark Anthony Calvis Barilla. See you Tom sir. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat sa biyahe, lalo na po sa mga biyahero. So magdala ho ng mahabang pasensya. Huwag na ho tayong puro tapang, ha? Thank you Lord. Thank you. Salamat sa inyo at ingatan po tayong lahat. Yun lamang ho ang ating dasal para po sa ating sambayan ng Pilipinas.
Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the glory. God bless. Happy amigos. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you so much po. Ha? At kita-kita tayo bukas sa ganitong oras pa rin. Bye-bye.